kilala natin kaibigan ito, ang feng shui expert na si Andy Tan. Woo-hoo! Andy, welcome. Andy, welcome to our new show. Thank you for inviting me. Oh, first time, ha? First time sa One Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino at first time din sa 1PH sa Signal TV para sa show natin. Kasi sa kabilang channel noon, every Chinese New Year, bago mag-Chinese New Year, siya lagi ang guest ko sa radio. Tradition na, hindi pwedeng mapuntol ang tradition. Mm-hmm. Parang ito rin, tradition din to, Papu. Sa Western calendar kasi may 12 zodiac sign. Yes. Okay? Sa Chinese, may 12 animal sign. Okay? Ang kwento kasi nung si Buddha nagka-problema, humingi ng tulong. Okay? Nung tumawag siya, itong 12 animal ang dumating. Mm-hmm. No? So, ang number one dumating, yung ox. Mm-hmm. Pero hindi siya nag-cross ng linya. May tumalong galing sa buhok niya na sumabit. Mm-hmm. Yung rat. Ayun. Yun. So, rats, spelled backward, yan ang star. Okay. So, ang mga rats, maabilidad. Sa dilim, sa liwanag, kung saan man sumuot, surviving. Okay? So, babanggitin ko yung 12 animal. Sige, okay? So, every year, tuwing isang taon, nagpapalit yung animal sign. Mm-hmm. Okay? Ang bagong cycle was recently lang yung rat. Tapos, naging ox, sumunod, tiger, patapos na, papasok, rabbit. Mm-hmm. Tapos, ang Chinese New Year starts January 22, 2023, at magtatapos ng February 9. Mm-hmm. February 9, 2024. Ang kasunod na magandang pangitain, Wood Dragon Year. Ooh. Next year na yun. Next year at maaga, February 9. Mm-hmm. Okay? Tapos, yung 12 animal sign, bawat taon nag-iiba. Mm-hmm. Yung elements naman, 5 basic elements na sinisimbolo ng 4 na direksyon. Nabanggit ko kanina, pag east, wood and earth element. Pag west, metal. Manila, ang pinaka-west sa buong Metro Manila. Pier, ang pinakamagulo, pinakamadumi, pinakamaraming tao, pero doon ang pinakamalakas ang komersyo. Ang rabbit, mahinhin, malambing, at sigurista. Yung malinis. So, hinay-hinay lang. So, what to expect? Tubig na hinay-hinay lang, hindi kasing sama ng nitong Tiger Year. So, sa aking personal na pananaw, sa aking charting, 2023, much better than 2022. Oh, anyway, sa mga viewers naman natin, isa-isay natin. Ano yung pinaka-lucky sa kanila, sa mga signs nila? Sa 12 animal signs so far, bad news muna. Bad news muna. The not so good. Bad news muna. Pakinig kayo. Kasi pag sinabi ko good news, tapos yung maiiwan, kawawa naman. So ang pananaw ko po, lahat tayo may in-appoint na in-assign na isang sign. Hindi natin kagustuhan kasi nung ginawa tayo ng magulang natin, hindi naman nila kailan, alam kailan iluluwan, nagkataon, So ito po, feng shui, is para bang guidance lang, gabay lang. Okay? Pwede bigay ko sa iyo ang pinakamagandang feng shui. Lahat ng dapat gawin, lahat ng dapat isabit, lahat ng dapat gawin, gawin ko. Eh, di ka naman makatao, walang malasakit. Sira din ho. So, sa puso damdamin, sabi nga, ang motto ko, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Just do good. Yun lang. Be a good person. So, ang mga ang bad news, number one is rooster. Okay? Kasi siya yung nagkataon na every 6 years difference. Okay? So, pansinin niyo, yung mga mag-asawa, 6 years difference, yung babae ang kumikita, yung lalaki, hindi. Personal opinion, pansinin lang ho ninyo. Okay? Not necessary, hindi palamunin yung husband, pero mas malaki kinikita yun, mas successful yung kababaihan. Okay? So, yung rooster, ang payo ko, iwas pusoy. Iwas kasi negative ang energy dala-dala mo. It's a matter of positive negative, no? Neutrality. So, iwas pumunta sa mga lamay, sa mga patay, o sa mga may sakit. Kasi hindi yung tao negative, kundi yung lugar. Sabi nga, di ba? Pag galing ng lamay, pagpag muna. Tapos may mga pagkontra para walang sumabit. Yun. So, ang rooster, sa negosyo, ingat po sa pera. Kahit na nanahimik kayo, ang gastos nyo dadami. Kasi yung may bahay, yung kapitbahay, yung namamahay, lahat ng gagamit, cart ninyo, Gcash here, Gcash there. Ikaw lahat sa iyo sasalo. So ingat lang po, unexpected, unwanted expenses sa rooster. Eh ang rooster kasi ho, usually sila unang tumutuka, sila unang yung
tuka ng tuka, putak ng putak kahit wala na ho. Ayun. So, hinay-hinay lang ho, wag pala away. Iwas po sa iwas gulo, wag makipag-argumento. Okay. Yun lang ho. Okay. Hindi ho kesyo Year of the Rooster kayo, katapusan na ng mundo. Hindi po. No, sa 7 billion na tao, ilan ang rooster? Wag nang ho sabay-sabay tumilao. Basta ano, tama yung sinabi mo, live life the way na, na kabutihan. No? Be a good person. Be a good person. Kung ano na simula na noon, okay, ituloy lang ninyo yung kabutihan, yung tama. Wag ho mag-dare na magsimula ng bago. Okay? Like, bagong negosyo na hindi niyo kabisado o bagong relasyon na maganda yung papa maging papa ninyo, hindi kayo sigurado, iwas po suy po. Delay hanggang sa September, October, pwede na. Yung second na hindi maganda, okay, after the rooster, kasi yung kung may kontrabida, may best friend din po. Yung best friend, mamaya ko na babanggitin. Yung pangalawa na hindi masyado magandang pangitain, yung Year of the Ox. Okay? Ox, hindi so, ox daw sa inyo ang taon. Hindi no? ox. Hindi masyado ox. Hindi ox na ox. Bawi na lang tayo sa ano sa pagiging mabuting tao. Yung Year of the Rooster, yung mga pinanganak ng 1933, 45, 1957, 69, 81, 1993, 2005. Okay? Yung Year of the Ox, mga 1949, 61, 73, 1985, 1997, 2009. Every 12 years po. Okay? Yung Ox, hindi ganun kasama. It just so happened na banggit ko, ang daming project, ang daming trabaho, pero walang dividendo, walang bayat pa, kasi puro long term. Okay? Tsaka ang Ox kasi, pag meron, pasa sa mga nangangailangan, pasa sa mga kamag-anak. Inuuna yung iba kesa sa sarili. Puro labas pera. So ang Ox, cash is king. Control. Okay? Huwag na kayong mangutang para ipahiram lang. Huwag kayong mangutang para itaya lang ng naloto. Yun lang. Okay? So yun ang Ox. And then, yun naman, sa gitna, neutral. Okay? May sampu pa. So yung lima, neutral. Ang Year of the Tiger, Year of the Pig, Year of the Rabbit, Year of the Monkey, and Year of the Snake. Neutral. Neutral. Neutral means to say, half of the year, okay, half of the year, hindi. Pero walang talo. Hindi katulad ng rooster, maraming, kahit anong gawin mo, mali ka. Kahit anong ginawa mo, mali ka. So kung neutral, which half is swerte? The first half, the last half? Sabi mo, neutral eh. No, ito yung neutral na roller coaster. Minsan swerte, minsan wala. Okay? Yung tiger kasi, mapatapos na. Okay? Tiger, huwag lang masyadong emotional. Kasi ang mga tiger ng tao, agresibo. Okay? Pasaway. Hindi ayaw paawat. Okay? So basta sa pagdating ng pera, due diligence. Huwag masyadong magtiwala sa ibang tao. Yun lang. Which is also applicable to all. Applicable to all. Yeah. But ang tiger, siya yung pinakamaraming... Extra ingat kasi siyang pinakamaraming temptation. Oh. Yun, ang tiger. Okay? Yung Year of the Pig naman, itong pig almost always, ano yan, matigas ang ulo. Palaban yan, hindi papatalo. Okay? Pero konting ingat lang, huwag lang pala away, tapos huwag mahiya humingi ng tulong ang mga Year of the Pig. Okay? Pero magaling sila sa pag-control ng emotion. Okay. And then yung Year of the Rabbit, hindi kesyo taon ng rabbit, ikaw ng pinakabida. Okay? Ang rabbit kasi, this year will be so emotional to all the signs. Pero the most is the rabbit. Okay? Kasi ang rabbit, sigurista, mahinhin, mabagal, dahan-dahan. Naubusan ka ng taon ng pagkakataon. So you have to seek help, you have to seek advice. Okay? So walang mawawalang humingi ng tulong. But just make it sure mapagkakatiwalaan. Okay? Ang rabbit, hindi pang long-term business ang habulin. Yung short-term. Okay? O may nag-alok sa'yo na maganda, delivery, o kaya courier. Nasa lugar ninyo, ikaw lang ang may hawak. Ikaw ang may control. That's a good start. Parang buy and sell, ganun. Buy and sell, things like that. Okay? Yun ang rabbit. And then yung Year of the Monkey. Ang monkey kasi, maabilidad. Okay? Don't monkey around with him. Ika nga. So, ang monkey, last year, yan ang kaaway ng tiger. Okay. Kaya ang mga monkey, parang mabigat. Andiyan na, kikita na, papasok na, nawawala pa, nauusog pa. Pero this yung monkey, doble ang kabit. Okay? First half of the year, iwas po sui play, it's safe. Okay? Pero say, after Ghost Month, ang Ghost Month this year starts with August to September. Ang Ghost Month, yung buwan ng kinikommemorate, inaalala yung mga namatay. Kaya walang nag-start ng business, ng relation, walang bumibili, walang pumaperma. Okay? After Ghost Month September, ang Year of the Monkey, bulusok ang taas. And then hanggang sa Year of 2024, best friend ng dragon is the rat and the monkey. Nalo ka na, Papo. Ang doble collection. Okay?
Wag mo na isama doon sa bahay namin sa namin. Ha? Wag na. Okay. And last na neutral. Hindi ako pupunta ron, no? Oo, last na neutral. Eh, yung GPS mo, hawak niyo eh. You of the snake, ang snake maabilidad, strategies yan. No? Silent worker. The best to keep secret is a snake. Okay? Ang snake, may mabuting snake at may sawa na talaga nangangagat kahit yung pinakain mo na. Okay? Pero ang snake na mangingibabaw ngayon because of the water sign, they are the positive, the good ones. The snake. Ang daming opportunity. This is a time for you to go abroad to work in a foreign land. It's gonna be good. This is your best opportunity. Career move, do it for the year of snake. Yung last five na positive, tuloy ko na. Unay mo nito. Atawin na natin. Isa sa mga pinagpala sa lahat. Okay, dalawa. The best sign. Dalawa. Sino to? Sinong nanalo? Ito, mga BFF to. Best friend to. BFF ng rabbit. Rat and dragon. Ay, wala ako. Rat and Dragon. Swerte this year. Rat and Dragon, si Ming. Yung rat, sa loob ng 12 buwan, ang reading ko, 9 na buwan ang swerte mo. Oh, wow, Eric. Pera ang lalapit sa'yo. Okay? Hindi illegal. Hindi mga scam. Okay? Legitimate business, legitimate offer. So, keep your eyes, ears, heart open. Okay? So, due diligence, pag-araling ng mabuti, tapos ito ang dadating sa'yo, tatawagin ka, ang daming hingi ng advice mo. You have the rat. This is one of the best years. Golden year mo talaga. Wow! Congrats, okay. In advance. Ang dragon naman, ang dami na usog din last year. Kasi siya ang minor chong, Tai Sui, yung kalaban ng tiger. Okay? Kasi ang tiger tsaka dragon, yun ang the two most supreme. Agawan unahan . Mas nanalo ang tiger . Ang dragon this year, maganda, bulusok din ang takbo. Pero hindi ganun kaganda ng katulad ng rat. Rat is 9 months positive. Ang dragon is 6 months. Okay? Pero yung ang dragon kasi, more of the second half of the year. After ghost man. Tapos, ang talagang dividendo, cash, no? Talagang diretso ka na. 6 figures, 7 figures, lahat, no? Lahat ang i-impok mo, lahat, puputok. Diretso sa You of the Wood Dragon 2024. Crossover? O yung last na, 5 minutes na lang, Andy. And then yung dog, pero pag Doberman, oops, control your emotion, control your temper. Doberman to eh. Oo. No comment. Wala natin oras pa ako. Pero pag chihuahua, ay nako, blessed yan. Okay? We'll be guided. Tapos ang dog, any business you goes in, okay? Kahit ikaw lang ang financier, hindi ikaw mapapatakbo. Very good. Okay? Pero katulad ng Doberman, na siya ang magtatakbo, ay walang talo. Metal dog, okay? Metal dog and water. Okay? Huwag lang sobrang water para hindi kalawangin. Yung metal. So you have to temper your emotion. You have to temper your, yun nga, lahat yung feeling mo. At huwag masyadong magtiwala. And last but not least, year of the sheep. Sheep, okay? Ang sheep kasi sobrang bait, sobrang hina. Okay? So mabagal. Nakikisayaw lang sa kanta. Okay? So, pero ang sheep this year, medyo maganda. Kasi, hahanapin ka at ikaw i-re-recognize. Ang daming awards, daming promotion. So, very positive. Yeah. Again, ang mga pinagpala this year, rat, dragon, horse, dog, and sheep. Okay? Ang mga neutral, tiger, pig, rabbit, monkey, snake. And then last, yung pinaka-iwas sa pusoy, iwas sa gulo, rooster. Rooster, special mention. And ox. Okay? So, isa sa mga dragon sa buong mundo, Vladimir Putin is a dragon sign. Okay? Kamala Harris, dragon sign. Baka umupo sa pwesto si Kamala ng 2023. Nako, talaga. Yan ang sabi ng crystal ball ko. Abangan natin yan. Send natin yung sinabi mo na yan. Tapos yung aso na Doberman na maingay at iingay pa. Sino? Donald Trump. Ay! You of the dog. Ay! Bakit? Lalaban ulit. Pero hindi naman siya uupo. Si Kamala Harris ang uupo. Hindi, wala pa election eh. Kira natin, may election pa eh. Oh, anyway, Andy, sobrang thank you. Grabe, sobrang dami natin info na i-share sa ating mga kababayan. I-research nyo na lang ho sa internet kung anong mga signs ninyo. Tapos ulitin nyo itong episode na ito sa YouTube. Sa YouTube, ha? Mapaparoon nila ulit itong interview natin kay Andy. Hindi ko sa Facebook, sa YouTube kayo pumunta. At i-type nyo, Junos and Tintin Show, January 19, no? Which at i-share nyo. Ato 20. 20, which is today. Tapos tama, si Papo, i-share nyo. And again? And yes, Andy? May I suggest to sa mga nakikinig, kasi hindi ko nabanggit yung mga year, baka hindi nyo alam kung ano saan kayo. Sa ano, okay, internet. Kung hindi po, isa-suggest ko lang.
ipasok nyo dito sa program ni Julius and Tintin, kahit hindi na ako magpakita, isasagot ko po hanggang sa aking makakaya. Wow! Thank you. Yun ang titing po namin, sharing sa inyo. Comment section. Para yung swerte, may pamudmud sa lahat. Oh, every year, balik ka rito. Nakakontrata ka na sa amin, ha? February 8. Year of the Dragon. Tama, 9 February 10. Nandito ka na. New Year's Day. Chinese New Year. Dito ka uli. Appointment na kami, ha? Kasi 9 next year, eh. So, 9 next year ang pasok. Diba? 9 ang, ano sabi mo? 9 ang last day. 10 ang New Year, Chinese New Year. So, 9 nandito ka. Okay. Alright, appointment na yan. So, yun lang po. Ulitin ko po. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Salamat po. Thank you, Ate Feng Shui Expert Annie Tan. That's true, Papo. And higit sa lahat, maging mabuting tao. Yun ang pinaka-importante. Yun ang best karma. Yun ang panlaban ninyo sa kamalasan. No? Ang pagiging mabuti sa ibang tao at maging honest sa inyong kapwa at sa inyong sarili. And always have faith. Pray always. Hope and love. Okay, advance. Happy New Year! Bye!